Bali, premature po kasi siya. May pre-eclampsia ako. So, he had to be taken out ng 34 weeks. Pero, nung linabas po siya, 1.4 kilos lang siya. So, pang 30 weeks lang daw yung weight niya. So, meron siyang pneumonia. Maraming kulang sa kanya na development. Pero, good thing is magaling yung OB namin. So, before noon, sinasakan ako ng steroids para mag-develop yung lungs niya. Pero he still had to stay at the hospital ng mga 3 weeks after birth before namin siya naiuwi. And yung level of yung challenge sa inyo mag-asawa at that time was also financial. Financial po talaga. Sobrang malaki. Kumbaga sinabi sa amin, mag-ready kayo ng at least million. So, thanks God na-raise naman po. Maraming tumulong talaga. And malaking tulong din po yung programa nyo. Kumbaga maraming nakapag-reach siya. After nga nung in-interview nyo ako noon, maraming nag-message sa akin. Sabi ko, maliit malaki, still tulong pa rin yan. Si Lord na bahala sa kanila. So talagang sobrang nagpapasalamat po talaga kami. Tayo po doon. So kamusta na si baby ngayon? Ayan, makulit na po. Ayan, so nakahabol na siya. Kumbaga, okay na. Diba? Wala na problema, health-wise. Okay, yes, opo, okay naman. Malusog na siya. Clear na po. Oo. Yeah. Pag kinignan mo, hindi mo alam kung babae o lalaki. Noong una ko nakita, kala ko babae. Ah, hindi daw, hindi. Hindi. Kasi yellow soap mo. Saan ko retail ka ba? Alam, gusto na kumanta, RC. Paano nakatulong ba, RC, yung pagiging busker mo at that time? Kasi doon ka kilala, di ba? Nakatulong din ba yung kinikita mo at that time as a busker? That time, sobrang ako nun, parang doble kayod. Ilang sa isang araw, dalawa, tatlong gig, para lang at least makapag-provide. Yes. And makatulong din kahit paano yung kinikita ko doon. So, ayun po. Ano yung mahirap na pinagdaanan nyo bilang mag-asawa at bilang pamilya ng time na yun? Yung talaga, parang dumating ba yung point na parang gusto yung sumuko o never? Never dumating. Maraming beses po kasi nung time pa lang na pinagbubuntis siya na around 5 months, akala namin nawala siya. Kasi nag-bleed po kasi ako ng sobra. Excessive. Tapos sinalinan ako ng bubo. Tapos dumating sa po akong polyp. So, yung bleeding ko, yung hemoglobin ko nasa 6 na lang. So, ayun, they had to do a cauterization na po dun sa polyp. Kasi hindi pa pwedeng tanggalin lahat eh. Pero at that time, before nun, siya, akala pumutok na yung panabigan. Yung pala, nagpaltos lang yung polyp. So, that was where the water was coming from. Tapos, after po nun, in-ultrasound ako, sabi ng OB, kung hindi pa ito lumabas within 24 hours, let's see, i-ultrasound ka, tingnan natin yung level ng water sa loob. Tapos pagka-ultrasound sa kanya, kumakaway po siyang ganun. Oh. Wow. Tapos more than enough yung water. Yes. See, nasa loob pa lang, parang may sort of miracle na eh, di ba? Destined, no? Noong time na yan, grabe yung iyak ko kay Lord. Yung parang, alam mo yun, nagmumotor ako pa uwi. Sabi ko, grabe, iniiyak ko talaga. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. Kumbaga, nung sinabi naman ni doktora din na tingnan natin kung may chance pa. Yeah. So, sabi ko, kahit 1% yan, Dok, pangahawakan ko yan. Kasi chance pa rin siya eh. So, walang imposible kay Lord talaga. So, ayun, sobrang miracle po talaga yung nangyari. Yes, so, miracle baby si Lord. Paano mo nasabi yung miracle? Kasi unang-una pa lang po, nung nabuo siya sa loob, unang miracle na po. Kasi before, nagkaroon po siya ng ectopic pregnancy, which is na-rupture na po yung isang fallopian niya. So, yun pa lang po, nung sa loob siya nabuo, unang miracle. Tapos, syempre, hindi, bukod pa doon, pinadala sa amin ni Lord yung ganon. Pero still, thankful kami dahil mas pinatunayan na sa amin kung gaano siya kadakila. Kung gaano siya kalaki over our problems. So, yun po talaga yung pinahawakan namin. So, hanggang sa ngayon, ito na po. Amen, amen. How do you give back to Him yung mga blessings na binigay niya sa inyo? Sa ngayon po kasi, yun nga po, gaya po ng sabi ko, is still advocacy ko pa rin po naman talaga yung before na tumutulong din po sa ibang tao. So, sabi ko, in my own little way, ibabalik ko po sa mga tao. Kumbaga, hindi man yun mismong tumulong sa akin, sa ibang tao din na less fortunate na nangangailangan. So, I believe na
Yun yung isa sa mga purpose na ba't ako nandito sa mundo. Or that's siguro kung may mga ano, music, di ba? O kung may mga events yeah. na for charity, yeah. yes, may invite ka, yes, po. Open ka naman sa gabi. Yes, po. Yes. Always po.